tayo. Yes. Tiyak matutuwa rin yung mga ka-friendship natin. Yes. Oh, anyway, ito ha, pasintabi lang sa lahat ng mga kumakain, yung mga yung mga pasubo sa kanilang mga sa mga food. Medyo maselan to ang pag-uusapan namin ngayon. Dito sa Charot and Bandera Zone. Sana na ito. Medyo napapanahon naman kasi itong pag-uusapan natin dahil tungkol sa herbs or pupu or dominant tao. Bakit ako pag-uusapan niya? Ano ba meron dyan? Bakit kailangan pag-uusapan niya? Sekwento mo nga kung ano nangyari. Pero hindi, kasi nag-viral ngayon at pinag-uusapan sa social media yung pagkaapak ni Manila Mayor Scott Moreno sa isang tumpok ng Ebs. Ay. Gusto niyo pa bang ituloy namin? Gusto pa, ba? Palaban sa Ebs, ha? Ito ngayon ang kwento. So, okay. Pwede mo, sir. Okay. Apparently, may report na nakarating kay Mayor Isko na marami daw human waste. Human, sa, ha? Sa paligid ng sa Andres Bonifacio Shrine. Uh-huh. Sa Maylotan. Sa Loton, sa Intramuros ito, hindi. Hindi, Loton. Gusto mo na sa Loton. Okay. So, on hand, Mayor ito si Isko. So, siya mismo pumunta. Mag-inspect. So, hindi niya inata. Inspect ng EBS. Inspect kung talaga totoong marami EBS. So, nakita tayo yung marami ng EBS. Ano marami? Hanggang ilang puntumpo po ito? Actually, yung sa report, hundreds daw na EBS. Kano tumpo? So, paano yung ano, yung situation? Positioning! Disappointed si Mayor ka. So, si Dibak yung station commander ng Lotan Police Department. Si Bak agad? Si Bak agad. Ng Lotan. Ang pangit ko na no, pag hin-headline. So, si Bak dahil sa EBS? Oo. Ang baho. Kasi nga daw, wag nga daw tutulongi si Mayor, di ba? Hindi, pero parang bakit naman kailangan matanggal dahil lang hindi, ang maraming EBS na nagkala. Pabayaan naman. Grabing negligence. Kung napakatagal ng panahon na gano'n yung lugar na yun. Ibig sabihin, yan dami lang. Saka yung amoy pala, kung hindi pa nakikita, for sure. Iba po ang ano, amoy ng human waste sa animal waste. Tawag din, kumbaga ano mo pa siya kung sa ibang lugar eh. Pero yung tapat mismo ng munisipyo na ano, ng city, na dapat ang nakikita dapat ng mga... Hindi ko siya ma-imagine. Pag umuulan, bumaba. Alam ako, paano na di-deliver dun sa ano, open space yung mga EBS? Ito ba yung nakabalot ng plastic? O doon na mismo... Nasa likod doon, ano? Nasa likod. Mismong shrine, ano? Likod ng apparently, siguro pag gabi, doon sila. So wala nang hugas-hugas to. May dala silang whites, bakit? Pero sa Maynila, hindi lang pala mga vendors at basurang nagkala, pati pala EBS. Ang tanong dyan, matigas ba ito?
Yun ang klase. Tsaka yun, di ba halos sa kaya na nung ano? Sa kaya nyo! Sa kaya nyo! Yun yung main. Unahan lang po ng UDM. Kapag mag-sol ng ano po. Yan mo yun. Nakikita mo yun? Marami po kasi talaga mga mga Nasa mall, sa 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 mall, or warning na. Baka naman sa susunod sila na yung umebs dun sa kayo dahil wala na silang matipira. Baka nagpapaano, nag-send talaga ng message ni Mayor Isko na huwag niya talaga akong tutulongisin kasi may kalalagyan talaga. Oo, oh, diba? Alam niyo, in fairness ha, dahil dun sa mga ginagawang parang restoration ni Mayor Isko, nalalaman natin na ganito pala kadumi talaga yung situation ng Manila. Hindi lang basura. Hindi lang basura, hindi lang mga rugby boys at mga vendors, pati actual human waste. Ito nga, makita ka lang na isang tumpok, di ba? Ng aso, di ba? Kadiri na, eh, paano pa kung ganun kadami? Hindi naman bagay sa'yo yung madali. Actually, di ba, yung mga... Pasintabi sa mga may-ari ng mga aso na ang hilig din na magpastol sa subdivision kasi iwanan nila yung dumi sa ano. Kaya magpastol ko lang. parang hindi mo imagine na ayaw nyo madumihan yung bahay nyo, mahal nyo yung mga pets nyo, pero sa kanyo pa rin kayo nagtatapos. Pero alam mo kasi, syempre may mahihirap na kababayan natin, di ba? Wala silang palipura, wala silang CR. So siguro wala na silang choice kung di doon umems. Pero dapat damputin nyo naman. Hayaan nyo naman. Kasi pinagbawal na sa Manila Bay. Kung talagang walang choice, hindi ba? Or gumawa ng public toilet. Pwede rin, yun ang pinakamagandang dapat. Pero huli naman, siguro action na ni Mayor yan. Magkakaroon sila ng housing project. Kaya tas well, gumawa siya ng project na EBS ko, pulot ko. Para wala nang magkakalakit. Ang ganda niya. Okay, diba? Yun, pwede rin. Tama. Okay, ikaw mauna din. Dahil mo sa bahay mo yung mga tumpok. Kaya sa problema doon, ipromote mo pa yung pagkakalatlan mo. I'm sure. Napakaraming aral na napulot sa topic namin ngayon dito sa Tropang Bandera Zone. At tulad nga na sila. Parang bite mo. Oo, oh, hindi. Tsaka parang ang drama ng ano, EBS subject na. Pacharon. Oo, so... Hindi, pero dapat talaga malinis. Kasi, yan ang isa sa panggagalingan talaga ng sakit. Mm-hmm. Diba? Yung nagkali, syempre pag bumaha doon, dami pa naman tao lang. Diba? Eh, imagine mo yung maraming taon na pagbaha doon. Ayun. Nasamala kayo doon. Swimming na ba? O tama na. Tama na to, okay? Hindi na natin kaya lahat. And I'm sure yung mga friendship natin, tayong dilim-dili na rin sila. Pero sabi ko nga, Ebs ko. Okay? Maraming salamat po sa lahat mga ka-friendship natin na tumutok sa isa na namang episode na Tropang Bandera Zone! Bye!